Hello, hello mga kayakap. Magandang ano po sa inyo, no? Araw, gabi, umaga. Yan. Tara po, samahan niyo po ako dito. Meron po ako ipapakita sa inyo, no? Tara, makikita niyo po ito. Meron po akong kaharap na pera dito. Meron po akong $5 New Zealand. And then $10 po from Australia po, no? And then meron po akong ano dito, timer. Meron akong putik at meron akong tubig, yan, sa baso. Yan, bakit po? So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang advantage ng paggamit ng pera na release ng material po na ginamit ay polymer. So, ang polymer po ay para po sa plastic. Yan, para po sa plastic, yan. So, ano po yan, makinis. Yan, kikita niyo parang plastic yan. Oh, actually, plastic na talaga yan. Napakanipis. So, bigyan ko lang po kayo ng konting idea po. No? So, ang polymer banknotes po ay apat na beses pong mas matibay ito kesa sa paper banknotes po. No? At tumatagal po ito ng talagang matagalan. So, it will keep the cost of producing banknotes. Sabihin, unlike dun sa paper banknote natin, pag na nasira, so tumatagal na siguro ito mga 1 to 2 years or 3, if I'm not mistaken, and then gagawa na naman ng bago ang banko central natin, o let's say kung saan man kayong bansa nando, kung ano pong mga central bank na umahawak sa inyo, o sino pong ang nagpo-produce ng banknote niyo dyan. Yan, yun po ang ano yan. So, hindi na po sila masyadong magpo-produce ng magpo-produce kada taon o kada dalawang taon. Ito po talagang 4 times longer po ito or masigit pa. At ang polymer banknote po ay tinatawag po itong dirtproof and waterproof po. No? At ang kahalagahan dito ay napakahirap pong efekto o i-counterfeit o gayahin. Yan. So makikita niyo po, meron ako dito putik. Yan, putik. As in putik po yan, basa po yan. At meron po ako isang dito halos na nasa 2/3 na tubig sa baso. Yan. So ito, simulan natin dito sa 5 New Zealand dollar. So, isosok po natin to sa tubig ng for about 10 minutes. Tingnan po natin kung anong mangyayari. Ayan. Ito po, ayan. Sosok ko na lahat yan. Talagang yan. Sok siya. So, press ko lang itong button. 10 minutes po yan. Ayan, kumpisa po siya 10 minutes. Pag nag-alam po yan, ibig sabihin tapos na po, no? So, hintayin lang po natin yan. And then, habang hinihintay po natin itong resulta mong itong isinok natin o ibinabal natin $5 NZD, no? Kaya, tingnan natin, ano naman natin to? Dito naman tayo sa, sa Australia na dollar po, no? $10 bill po yan. So, lalagyan po natin siya ng putik. Papahira ko siya. Ano yung kinadadaminan ko yan? Kasi merong mga huwag kayo guys na kasi sa Pilipinas dyan sa atin ay nagiging issue ngayon yung pag-release ng paggawa ng polymer material sa 1,000 peso bill. So maraming pabor at maraming ayaw. So hindi ko lang alam kung anong kadahilanan nila, no. Pero nakikita ko sa sa mga news ay ang issue sa kanila ay yung penalty. Kumbaga, sabi nga ng Bangko Sentral sa Pilipinas ay pag na dinumihan, nilukot,
Ayan ay merong kalampatang parusa ang igagawad ng ano ng Bangko Sentral yon. So guys, wag tayong wag tayong matakot kung ano man yung may penalty na yon. Yun ay para lang tayo madisiplina sa paggamit ng ating mga paper bills po no, o tung tulad dito na polymer plastic po. So ano lang po yun, so dapat lang na natin, kung hindi man natin madisiplina yung sarili natin sa paggamit nito ng siguro talagang gobyerno magdidisiplina sa inyo o sa atin. Ganyan. It's a matter of disciplining our self lang, no? So, napakadali naman yan. So, huwag kayong matakot, sa totoo lang. Dito sa New Zealand, ganun. So, kung matigas ang ulo lang isang tao dito, talagang pinapatustahan dito. So, pero kung ayaw mong mapatustahan, sumunod ka sa batas, yun lang naman po yun eh. Kasi, ang batas po, talagang, ina naman niya, kinasinya naman talaga ng Diyos yan. Sa law naman po, meron tayong tinatawag na God's law and human law. So, ang human law talagang kinakatigan din naman yan ng Diyos. So, sunod lang tayo. Huwag tayong tipong, mahirap yan, bakit gano'n, ganito, ganyan, ganyan. Mahirap yung gano'n. So, disiplina lang kailangan natin, sa totoo lang. Para sa pagunlad lang, ng bansa, no? Tulad dito sa New Zealand. So, ang karamihan ng dito, ng citizen dito ay law-abiding talaga. Yan. Kasi, dyan naman talaga, ang isang gobyerno, pag walang batas, para pong, para pong, kung saan-saan na lang napupunta yan. Yan. Kumbaga, nonsense o useless, pag walang batas ang isang gobyerno. Yan. Ito na po. So, itong putik na to ay, hinayaan ko po dito na naka-layover po sa $10 New Zealand, Australian dollar, made of polymer plastic din po to. So, gagawin po natin 5 minutes to at pupunasan na po natin. Ayan. So, tingnan natin kung anong kalalabasan, kung anong magiging resulta niya. Kung marumi ba, kung pag na pinunasan ko ba, maano po siya, yung tipong maagnas, parang ganon. Yan. O mabubura yung Medyo na po ito kasi nga ginamit ko, medyo lumaluma na itong yung Australian dollar na ito. Kaya, ang lang dito, hopefully hindi siya mawarak or what, or malusaw. Dahil may tubig-tubig itong putik. Eh. Yan. Yan guys, na to. So, 5 minutes ko lang, 5 minutes ko lang, nakababad tong putik na to. So, tara, tingnan natin kung ano mangyayari. Pupulasan ko lang siya. Then, habang naghihintay tayo dito sa nakababad na dito, 5 New Zealand dollar, tingnan natin to. Kung ano magiging kakalabasan. Yan, tingnan niya. Tingnan nyo habang inahagod ko, guys, tingnan nyo. Okay, so, yan. Ang texture niya, yung pa rin, ganun pa rin. Punasa natin, ha. Yan. Tapos, yan. Yan, guys. Isa pa. Guys, tingnan nyo guys ang kinalabasan. Ayan. Ganun pa rin siya. So, malinaw pa rin ang malaka dyan. Medyo luma lang itong Australian dollar ko. At least hindi siya hindi siya yung tipong nalusaw o tipong naagnas nung tinambakan ko ng putek, no? Ng basang putek. Ayan. Yan ang isa sa advantage niya. Kahit tipong mababag dyan ang ilang araw sa putik, so hindi siya talaga malulusaw.
Dahil talaga made of plastic siya, polymer. Yan. Doon naman sa ano, sa dito, wala naman nagtatakdang na ano sa amin dito na bawal tupiin o what. So, minsan tinutupi rin namin to. Kaya lang, pag tinupi ito, talagang bumabalik pa rin sa dati. Bumabalik pa rin sa dati yan. Kahit yan yung ganitin mo. Yan. Bumabalik pa rin yan sa dati. Yan, oh. Balik pa rin yan. Huwag kayong matakot, guys, na ano, tupiin yan. Kung gagamit kayo ng wallet na ano, yung half lang, na natutupi, tulad sa mga lalaki, huwag kayong matakot kasi hindi siya actually na lulukot. Yan. Babalik din yan. Tignan nyo. Tupiin ko. Babalik din yan, guys. Yan ang advantage ng ano, polymer. Yan. Minsan, pag na medyo inano lang dito sa dulo, talagang magmamark siya pero bumabalik siya dati yan. Yan. Dapat eh, yung sa ano natin dyan sa Pilipinas, hindi na dapat ginagawa ng issue yan. Sa totoo lang. Napakagandang gumamit ng ganitong ano, klase ng material ng ano, ng banknote natin. So, napakaganda. At the same time, talaga makakatipid ng gobyerno sa paggawa o sa pag-produce ng banknote yearly o every other 2 years. So, ito talagang 4 times ang ano nito. Ang ano nito tawag, itatagal nito kumpara doon sa paper banknote. Yan. So, hintayin pa natin. So, meron pa tayong ano, no? Meron pa tayong 1 minute and 25 seconds. Yan. 1 minute and 20 seconds. 19. Yan. So, hintayin natin yan. Kung ano mangyayari dito sa, ano, sa ibinabad kong, ano, 5 New Zealand dollar. Yan. Nakababad yan. 10 minutes ko ibinabad yan. Hintayin lang natin. So, nakita nyo na, no, kahit maputikan yan, kahit marumihan yan, so, malinis pa rin yan. So, konting hugas lang yan. Konting punas lang yan. So, tanggal yan. Kahit basang towel o basa ng pamunas nyo, okay lang yan. So, ang ginamit ko, ano to? Wipes. Yan, wipe yan. Ginamit ko. Basa yan, actually. Tapos, inano ko nga, no? Meron akong karanasan dito sa New Zealand. Yung minsan naglalagay kasi ako ng pera sa bulsa. Natapos nalilimutan ko. Natapos sa pantalon yun, no? Tapos malalagay ko na lang pag nilaban yung pantalon doon sa washing machine. At na maano ko na lang na marirealize ko na lang may pera pala ako doon na yun nalaban na pala. Pero ganun pa rin, intact pa rin siya. So sa washing machine, naglalaba kami siguro mga 1 hour. Yan, okay na guys. 10 minutes na siya, no? 10 minutes na. Patayin natin. Yan. Ito naman yung ano. Yan. Tignan nyo naman yung ano. Yan, hinango ko na siya. Hinango ko na siya dito, no? Kaya hinango ko na. Kahit ano yung saw-saw nyo, wala yan. Ano pa rin siya, guys? Buo pa rin siya. Yan, buo. Madali siyang ano. Hindi siya nag-absorb ng ano, ng tubig. Dahil made of plastic nga siya. Yan. Made of plastic. Yan siya, guys. Kahit ipaypayin mo lang ng ganyan, natutuyo yan. Kahit wag mo lang, ano, kahit wag nyo lang punasan. Yan. Paypayan nyo lang yan. Kahit ano lang yan, punasan nyo ng palad nyo, hindi maano yan. Yan. Plastic nga siya. Yan. Yan, guys, maano to. Sa pang-advantage niyan, guys, sa ano, yung 1,000 na peso bill na yun, na ilalabas ng ano, ng Pilipina, kahit dalhin mo sa palengke yan, walang problema yan. Dahil alam nyo naman mga tindera-tindera doon, minsan, malalansa yung ano, yung kamay, basa ang kamay, okay lang yan, guys. Kaya lang ang tip ko lang sa inyo, pag once na nakatanggap kayo 1,000 na peso bill sa ano, sa let's say sa mga palengke, ano nyo lang, disinfect nyo lang ng ano, ng
ng alcohol yan din, tsaka yung punasan. So walang problema dyan, kahit isprayan nyo ng ano yan, ng alcohol. So pang disinfectant lang siya, okay na siya. Guys, gano'n na lang guys, I hope na nakatulong sa inyo to at nagkaroon ng kahit konting kalinawan doon sa ano, sa gagawing o ginawang polymer material doon sa ano natin, no, sa 1,000 peso bill. So wag kayong matakot guys, doon sa batas sunod lang tayo guys, wala problema dyan. So discipline ourselves. Sige guys, see you na lang at you subscribe on this channel guys at please click the notification button para lagi kayo updated sa mga i-upload kong video. So maraming salamat po and God bless you all.